Ito yung traditional natin ginagawa dati, okay? Kukuha tayo ng pako at ng martilyo, tapos syempre lalagyan natin ng glue, okay? Pagkalagyan natin ng glue, iatas natin yung dalawang boards. At walang mali doon, okay lang yun. Ito pa isa, syempre maglalagay pa rin tayo ng wood glue, and then kukunin natin yung ating screw, and then drill. Sa totoo lang, mas okay yun kaysa doon sa unang method. Pero alam mo ba ang problema doon sa dalawang yon? Sobrang hirap i-align nung edges ng board. Kasi bago mo dapat i-attach yung dalawang boards, dapat yung dalawang edge nun, okay, dalawang edges, dapat flush na flush yon para pag binuo mo siya, iskwalado. At yun nga, medyo time-consuming. Marami namang solusyon dyan, ano? Pwede mo itong gamitin, itong DIY jig natin, tapos maghahanap ka lang ng F-clamp, and then i-clamp mo yung dalawa. Pero minsan talaga nakaka-frustrate yung solusyon na ito, ano? Dahil time-consuming siya. Pero, worry no more. May solution na tayo dyan. Ito. Electric nail. Hindi ito. Ito. Electric nailer ng powerhouse. Ganito siya gamitin. Okay. Ganito lang siya, no? Maglalagay tayo ng wood glue, syempre. Yan. Okay. And then make sure pantay yung mga edges natin tsaka yung surface. Okay? Kapag sigurado ka ng pantayan, then batil na tayo. Then, dun sa baba. Dapat pantay din. Okay. So at this point mga katol, na-hold na natin to. Ang kasunod syempre, i-reinforce natin siya ng screw. That's it mga katol. Nakatipid ka na ng 15 minutes sa workflow mo. Ganun lang. Ayaw mo maniwala? Okay, ganito. Diego, punta ka dito. Oh ano, bakit na naman? Ginagawa ako dun eh. Sina-challenge kita, okay? Gagawa tayo ng maliit lang na box para sa kitchen tuloy. Sa banyo natin yung cabinet doon, okay? Yun lang ba? Pabilisin tayo bumuo ng ano. Sige, ng, sige! Ng carcass, okay? Nampasok ka sa akin, sinasabi ko sa'yo. Uman. sige, tingnan natin. sige, tingnan natin. Tara, simulan na natin to. Let's go! Uy, ba't ka ba nagsisimula? Oo, okay lang. Sige lang. Ito, yabang mo. Partida na. Mauna ka na. Bahala ka dyan. Pag natalo ka dyan. Wow, galing. Okay. Let's go. One down. Bilisan mo dyan. Tagal. Diego. Maglalagay na ako na a few moments later dito. Tapos na! Wala na. Kanina pa ako tapos. Daya, puta, edited ka na naman. Wala, edited. Madaya ka. Madaya, edited. At isa pa, kaya ako excited na magkaroon ng electric pin nailer na galing sa powerhouse. Kasi may hilig akong gawa ng mga cabinet na pinipinturahan, tapos nagalagay ako ng liston. Itong liston natin. Ano? Kapag may pin nailer ka, sobrang bilis na niyang ilkabit. Kasi dati ang ginagawa ko, pinapako ko siya, or ito yung na-discover kong technique dati, yung maglalagay ako ng ano ng tape. Kasi sobrang matrabaho niya eh. Alam mo yun? Pero pag ganito namang pipinturahan mo yung project mo tulad nito, ayun mo, pag may liston kang ganyan, tapos meron kang pin nailer na ganito, lalagay mo lang siyang ganyan eh. Iyon o. Ayun! You're done! Marilis na yung plywood edge mo. The best! To be honest mga katol, isa to sa mga pangarap kong power tool, electric pin nailer. Kasi yung pneumatic brad nailer, sobrang hassle nun. Especially kung nagsisimula ka pa lang. Kasi kailangan nun ng compressor. At kung nagsisimula ka pa lang,
medyo wala pa tayong budget masyado sa compressor, okay? May isa pang option, yung rechargeable na brad nailer. Ang problema doon, sobrang mahal niya. Kaya nung naglabas si Powerhouse ng electric nailer nila, sobrang na-excite talaga ako kasi feeling ko talaga mababago ko na ang mundo. Hindi, joke lang. Mababago ko na yung workflow ko tulad nung nakita nyo kanina sa challenge namin dalawa ni Diego. Kita nyo naman kanina, nakapag-assemble tayo ng sobrang bilis ng cabinet carcass natin or ng drawer boxes natin gamit lang ito. Nakapagkabit tayo ng liston na sobrang bilis. And by the way mga katol, ang kasya ditong nail, okay, ay F30. Okay, fancy way lang yon ng ano ng pagkasabi ng size ng nailer, ano yung F30, F25, F20, F15. Ang problema lang sa electric pin nailer, na common naman to sa mga electric pin nailer, ano, kapag ginamit ko yung sobrang laki, which is F30, yung pinakamahaba, medyo may ultaw siya ng kunting-kunti lang naman, so pinupukpok na lang ng martilyo. Kaya ang pinili ko yung F25 na lang. Kapag yung F25, boom! Lubog! Kaya naman goods na to sa ating mga DIY projects. At speaking ng DIY projects, nagprepare ako ng dalawang videos dito, okay, para lang to sa'yo, na sure ako makakatulong sa DIY journey mo. Okay, so till next week, bye-bye!